Harmony, an IBC Channel 6 Palo, Leyte. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at iBiz 6 and 87.7 Vital Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program. Aksyon niya na, opinyon ang solusyon. Right here at iBiz 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Moranta. At ito naman po si Jam Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Friday morning po sa inyong lahat. Good morning, sir. Good morning, Ms. Jam. It's the third day of the month of May 2019. Papalapit na ng palapit tayo kasi sa... next Monday, may isa pang Monday ay election day na, ano? Yes, nagka-countdown na. Oo. So, 10 araw na lang. I should say 9 nga lang, eh, no? Kasi pagdating ng 12, wala ng kampanya yun, eh, no? Mm-mm. But then anyway, alam kong napakarami na ng ating mga kandidato ang nagsisipaghanda kung anong gagawin sa May 10. 10-11. Yung iba tapos na, nakapagtrabaho na, yun. Parang nakaset na sila, eh. Hindi na sila magproblema. Pero alam mo, Ms. Jam, ang inaanuhan ko lang dito, may mga magagaling na mga kandidato pagka senador especially, you know. Pero hindi nakapag-ikot ng buong bansa, katulad ng iba na may maraming resources, may transportation capability, may mga napakadaming supporters, di ba? Kulang sa budget. Gano'n naman talaga yon. Kasi kinakailangan mo ng budget. Not unless ikaw ay talagang mahal ng mga botante mo na hindi mo na kailangan gumastos pa ng malaki. Mm-hmm. Di ba? And then, anyway, si Attorney Hill Toots Pabilona ng PDEA, ng Philippine Drug Enforcement Agency, ay nanonood ngayon. Siya ang director ngayon. Dati, dito sa Regionate ngayon, nasa, ano na siya, Region 2 yata, no? Mm-mm. And then si Angelica Lorenzo, Mopay nga aga. I hope you're doing fine, okay? It is now 8 minutes after 9 o'clock. Alam mo, Ms. Jam, as we continue sa sinasabi ko, ano, marami ang magagaling na mga materyales para maging senador. No? Pero minsan dahil sa kampanya paninira, bakit dito sa ano, sa national level, malakas pa rin ang mga paninira din ng mga kandidato? Well, ganyan talaga, sir. Bisan kahit saan man, 'di ba? Kung titingnan natin when it comes to politics, yun talaga yung parang sa waray na hiaraan na. Oh, pero actually, sa tatlong taon na talking about the local, mm-hmm. kasi tatlong taon lang ang local, di ba? Ganun ang gagastusin nila. Tapos babawiin naman in the next 3 years, no? Sa kanilang panunungkulan, mm-hmm. Na hindi alam ng ating mga mamamayan na yun. Ang yung, tanong is, saan nila kukunin yung pangbawi? Alams na. Di ba? Alams na. Kasi kung titingnan natin, sir, yung sweldo naman is hindi naman ganun kalakihan, di ba? Okay. Minsan nagtataka din tayo bakit gano'n, ano? But then anyway, ayan mo yan. Darating tayo dyan. In a little while. Magandang umaga sa very close ko na classmate ito, eh, no? Si Tonying. Si Tonet Gimbao Libot. Good morning, dyan sa Samar. Ano pang lugar yun? Yung basta sa Samar yun, Eastern Samar ba yun? Oo. And then sabi pa nga ni Angelica Lorenzo, hello, maupay nga aga di dahay yung atanan, maupay nga patron mga taga San Fernando Palo. Mm. Mm-hmm. P
Fiesta. Fiesta. Oh, didihaamon tabok. E di maraming tao doon, sir. Hindi ko alam. Maraming patay. Ano? Ah, oo, maraming patay ngayon, baboy. Yung kaibigan mo. Oh, pero anyway, ganun yan talaga dyan sa pag nagkakaroon ng fiesta. Okay, balik tayo dito sa marami kasi ang mga good materials to become senators, Ms. Jam, na natatabunan dahil sa political ads naman ng ibang merong resources, may budget for advertisement. Kaya kung walang yun, budget sa advertisement, ano man? Eh, kung walang budget sa advertisement, ang siguro ko, ang magandang gawin yun, lalo na when they started right noong 90 days before the campaign period, that's right, ay sana na ikot na nila ang buong Pilipinas sa pangangampanya. Pero for 90 days, imposibleng maikot nila yun, sir, di ba? Actually, pwede naman. Kung wala kang budget, pwede? Pwede. Lakarin mo ang buong Pilipinas in 90 days. Talaga? Oo. Oh, ada ka pala't kabut nga at Bicol, waray ka na. Deads. Hindi, kasi sabi ko sa iyo kanina, mayroon namang mga kandidato na may mga supporters talaga. Yung mamahal, nagbibigay ng ano? Ng libre. Yan, ng libreng services. Support, no? We call in kind. Support. In kind. Sabihin natin, wala sasakyan. Mayroon kaming may pahihiram sa iyong sasakyan. Kami rin na magagasolina. Meron ganon. Mga, kung tawagin natin, mga good Samaritan. Eh, lalong-lalo na kung maganda ang hangarin. Yes, oo. Kasi kung masamang hangarin, eh, bigay todo ka doon, tapos biglang singil. Ay, wala na. Oo. Hindi sinong mahirapan doon. Eh, yung mga naghihirap. Siyempre. Hindi yung mga mahirap, yung mga naghihirap lang. Kasi, wala, sabi nila, wala naman tao mahirap eh, no? Nasa pangangalaskas lang yun. Diba? Sabi so, nila. Oo. Oh. Pero pag dating dito sa sabihin natin survey, ang daming nagka-claim na maraming mahirap. Oo, marami, sabi. Pero may mga survey naman. Good na, morning. Anong gusto mong mag-guest? Ah, hindi. Si Kuya Roy ay magpapalamig lang. Pero huwag kang mag-alala. Pwede rin kitang ipasok later on. Diba? Pero kumaway siya eh. Base sa survey, sir, diba? Marami ang mga taong naghihirap. Yes. Ika nga, diba? And syempre, hindi natin pwedeng ikailayon kasi, like for example, meda kita summer in Mindanao, diba? Like in Tawi-Tawi, meda ko dito nakita, ano nga, ito dida nga usang community, as in yung bahay nila is barong-barong, mga ganon. Mm-mm. Pero mayaman sila sa likas na ano? Yaman. Oh, diba? So, natural resources. So, ang kulang lang sa kanila is financial para makapagsimula. Mm-hmm. O kung paano ma-enhance yung kanilang pangkabuhayan doon. Mm-hmm. Oo. At siguro naman na pwede mong papuntahan at bigyan mo ng puhunan kaya. May puhunan. Diba? Sabi pa nga ni Ma'am Marilyn Daza Javier, good morning po. Oo. Ma'am Mercedita Masubay, magandang morning sa inyo. Mm-hmm. Ganon din si ano ha, si Fire Officer Daisa Kabatsa. Eh, taga-Kugo nito. Pero I think naka-assign siya sa Southern Leyte. Or no. Baka saan ba si Daisa naka-assign ngayon? O paki-PM mo nga. Yung ano ha, yung kaibigan mo, kaklasiko, si Dayan De Vera Empainado. At saka si ano ha, Saldi Velches, dating kasama natin sa radio. And then ayos, sabi ni Saldi. Oh, kahapon nga pala ano, Ms. Jam, in a matter of 1 hour, 1,500 ang nanood. Hindi ko na check. Thank you sa mga nanood, syempre, di ba? Parang pumapalo ka ngayon sa 1,000 at least sa isang oras. Oh, talaga. Chamba lang yung chamba. Oo nga, ano? Natsa-chamba lang pag walang mga trabaho. Oo. Siyempre, pagka meron kuan mga holiday, ganon, di, yung tao andiyan sa bahay, nanonood. Pero yun ang sinasabi natin, hindi naman maglalabas din kaya mainit.
yan ang sinasabi natin, Miss Jam, na nood-nood pag may time. Di ba? Oh, kaya yon. But then anyway, Miss Jam, ang atin lang ano, itong mga kikilatisin naman natin, hindi yung kandidato ngayon, kundi ang ating mga botante. Ngayon, ang kailangan kasi sa ating mga botante ay tingnan kung sino ba talagang karapat dapat. Hindi yung mabigyan ka lang ng 50 pesos, 20 pesos, 100, 1,000, no? Ay iboboto mo na. Pero yung bang nagbigay sa iyo ay karapat dapat bang manilbihan sa susunod na 3 taon? Kasi minsan na mabigyan ka lang, wala na. Nawawala na yung right to vote exactly sa ating suffrage. Nakakalimutan. Mm-hmm. Nakakalimutan mo na. Meron nga ako nabasa, sabi daw, kapag binigyan ka ngayong kung ano man yung ibibigay sa'yo at matatanggap mo, iboto mo pa rin kung sino yung sa tingin mo makakatulong sa komunidad, makakatulong sa mga tao for the next 3 years. Oo, you know. Pero mayroong nakausap, sir, isang millennial. Sabi niya, sino iboboto mo? Actually, dito sa Palo. Sino iboboto mo? Sabi niya, ay, kahit sino, hindi ko naman kilala yan sila. Sino yung makikita ko na sa, ay, hindi mo kinikilate. Sabi niya, ay, wala na akong pakialam sa mga ganyan. Oh, di ba? Basta ang kanya lang, for compliance sake. Na makaboto siya. Makaboto lang siya. Sabi ko, hindi mo iniisip kung for the next 3 years, ano yung maiambag niya or maitulong niya, di ba? Sabi niya, ay, ganun pa rin naman yun. Oh, pero alam mo, yung nakausap mo, tinanong din ako eh. Mm-hmm. Sabi niya, Kuya Chito, sino ba talaga ang iboboto natin? Now, sabi ko, may nakita ka namang magagandang nagawa ni Mayor Martin Pitillas sa loob ng 9 taon. Kaya ang ilalagay natin doon ang magpapadayon ng mga nagawa ni Mayor Pitillas. Oo, syempre. O, may nagtanong din sa akin, sabi niya, sino po yung tumatakbo ngayon sa Palo na pagka-mayor? Di syempre, pinangalanan, di ba? Sabi niya, panalo na dyan yung si An Magpapadayon. Kasi, look at Palo now, di ba? Yan ang bilib ko sa iyo, Miss Jam. Oo. Alam mo ang mga connectivity. Of course. Kasi wala naman talagang ibang pagtutuunan ng pansin kundi yung progress ng bungto ng Palo. Mm-hmm. Yung kinabukasan din ng ating mga mamamayan. Hindi na lang yung mga dahil sa marami tayong structures. Yung mga mamamayan ay kung ikabubuti ba sa kanilang kinabukasan itong ating mga ipinagdidiinan dito sa ating palatuntunan. Kasi tayo naman ay naugup kita, no? Kakampi natin, kakampi tayo sa pagpapaunlad ng isang municipality like Palo. Diba? Yes, oo. At ialangan naman, pumunta tayo sa isang pagbabago na sa tingin na hindi naman nabago ugali. Di ba? Ay naku, sir, pero nakamahirap na baguin sa tao yung ugali. Oo. Kay amo itot ginsisaring ko nung ithalas, bisan makapira magluno, halas, good lagi hap ito. Tumawa diba? Kuya Roy, ha? Tumawa siya. Alam mo kasi kung si Jam, Kuya Roy, ang dami itong mga, ano eh, mga naiisip na wala sa ating... Amo ko na itot malakat. Diba? Kumusta nga pala? Good morning kay Bobby Morante, pinsan ko ito, ano? Si Orome, Parinia Meralias, at saka si Ionis Paulos Omang, dyan sa DYBL. O, kasama natin ito sa Philippine Federation of Rural Broadcasters. O, magandang umaga, Sir Ionis. O, sila'y nanonood ngayon dyan sa DYBL. Kumusta na lang, kanate babes, ano? And then, iba natin din ang mga kaurusa trabaho, no? Si Attorney Rex Peter Ross, happy weekend, Chito and Jam, sabi niya. Okay? So, yun niya, Miss Jam. No? Ang sarap pumasok pag weekend. Bakit? Kasi kinabukasan, alam mo, wala nang pasok. Tips sa mga na-stress sa work, di ba? Kung ayaw mong ma-stress sa work, daw ko, no? Huwag kang pumasok. At saka na naman, Miss Jam, ano? Dito ngayon sa atin, medyo malamig.
Oo, pero sa labas sobrang init. Oh, kaya nga si Kuya Roy andito sa loob eh. Oo, di ba ikaw din kanina doon? Sabi napalamig. Sa pagbasa, ay salamat mahagkot. Ay salamat mahagkot na. sobrang init ngayon, ano? But anyway, kay, ano na, na-experience natin talaga yung El Nino. Oo, advice lang natin sa ating kuha na, sa ating mga kaibigan, mga yung mamamayan na nanonood ngayon, nakikinig, ay magdala po kayo ng tubig wherever you go. Ako nga lang eh, gusto ko magdala ng tubig na malamig, sasakay ko sana, ilalagay ko sana sa sasakyan. Ay nung kapain ko, uy, kalimutan ko palang ipasok. Tubig, payong, payong, at saka kung ano-ano pa, kung ano-ano pa dyan. Oo, di ba? Para pang ano sa pangpawi ba, 'di ba? Mm-hmm. Tsaka magastos din sir pag wala kang baon na tubig, 'di ba? Lagi kang bibili ng mga bibili, bottled water. Oh, bibili ka ng bottled water, napakamahal. Tapos kung saan mo lang itatapon yung bottle, yung bottles, yung plastic bottles, no? Na empty. Oh, at least kung meron kang tumbler, kumbaga maiibsan man lang kahit papano yung mga plastics. Oo. Lalo na yung mga plastic na tao, maiibsan, 'di ba? Good morning sa ating kaibigan. Good morning, boss. Dan Pitilya. Kahapon may nangumalikta sa... Isa ito si Dan Pitilya sa mga pinakamagaling sa buong mundo na mamamahayag. Basta Pitilya. Si Janice de la Cruz. Oh, pahinga agad. Janice, say hi to your mom and dad. Oh, kahapon may nangumalikta doon ng ano, yung scrap ba? Hindi... Meron mo kaming mga yung bote ng mga soft drinks doon. So, doy-doy, baka di. Tapos binigay namin yung ano. Nung wala na kaming nakita na mga empty bottles doon na maibigay, sabi namin, ay naku, may naalala pala ako. Meron pero hindi mo kayang buhatin. Ano? Plastic na tao. Ay, sino mo sabi, kayang buhatin yun? Pag, marami kasi. Oh, marami? Oh, hindi kaya. Truck yun. Truck load. Isang truck load, oo. Para sa mga, ano, garbage. Oo. Si ano nga pala, ha? Si Kelly De Vera Contapay nanonood ngayon. Hello, Kelly. Good morning. Ikamusta mo nila ako kay Congressman Bong Contapay ng RAM Party List. Diba? Christy Season Verona, good morning sa inyo, pati kay Mami Flor Season. Yes, at saka yung ating Vice Governor ng Province of Leyte na walang kakompetensya ito, ano? Walang pangontra. Vice Governor Carlo Loreto. Walang babangga kay Gob kasi ang babangga giba. Oy, eh, sa laki na lang na tao, no? pero alam mo, sumeksi na siya ngayon. Wow. Parang si Kuya Roy na siya ka-sexy. Mas gumandang lalaki na siya ngayon. Anong pinagagawa kaya nito? Nag-ehersisyo. Bakit ano? Hindi sir, yung nakakagwapo daw at saka yung nakakapayat, yung tumutulong ka sa kapwa. Ah, akala ko yung nagkakaroon ka ng problema. Ay, hindi. Iba, binago na ngayon. Ay, binago? Alam mo, kahit siya, no? Nagkausap kami ni Governor Pitilya, sabi niya, oh, parang lumiliit ngayon si Vice Gov, ah. Parang yung katawan niya nga na, para ng si, ano eh, Kuya Roy, eh. Ano ba mga sikreto nila? Bakit sila ganyan? Healthy diet. Oo. Ay, especially sa panahon ngayon. Okay. Kinangla na mag-healthy diet. Maimo na ito igkukuan, i-implement na ano, healthy diet. Oo. Oh, di ba? Oy, si Juvan Torres nanonood ngayon, ha. Juvan Torres, good morning. Hope you're doing fine. Siya nga pala, no? Good morning kay ano, Counselor Anna Monge Torres, no? Yes, and Mylin Chu, good morning sa iyo, and Amy Cipres. Gusto ko lang kumpletuhin na lang, Miss Jam, siguro, no? Good morning kay Ma'am Anna Monge Torres, kay LL Agner, okay? Ganun din kay Boise, no? Sino pang si Joe Nathan, si Jojo Chiquillo, and then si Ma'am Imelda. Si Ma'am Imelda Parado, siyempre, si Chiki Uy, no? Good morning to you. At saka ganun din kay Pipes Igrubay, no?
And syempre si Junjun Dulina. And yung vice mayor natin, si Attorney Bulingling Riposar. At syempre, huwag niyong kaliligtaan ang i-greet natin ang magpapadayan si Miss Ann Basilio Petilla. O, di ba? Siyang susunod na ko, ano? Ann magpapadayan. So, siya ang susunod na mayor ng Palot. Oh, klaro na ko na ito, klaro na. Oh, dapat ang magpapadayan. Oo, di ba? Kasi kung hindi mo pagbigyan ang magpapadayan, ay wala na. Tapos na. Babalik, pagbibinamusaan pa ka mo. Kung sakali, ay sa bato lang makaigo. Simba ko. Mga may kalat yung pipinan mo saan, basta di rin nag-aabre bintana ng portahan. Simpaman, gano'n lang ganyan. Bakit kaya may ganyan? Anong ang tawag natin sa taong gano'n? Malipong itulo. O, yung kapatid ko, ha, si Ninette Morante, nanonood ngayon. Si Judge Richie Reyes, Mopaingaga. Si Maribek, Maribek Quiero. Mopaingaga, Maribek, Ma'am Maribek. Ito yung kasama natin, nag-manage ito ng Bombo Radio. Eh, no? hope you're doing fine, Ma'am Maribek. Magaling ito, eh, no? Uy, sabi ni thumbs up kagal si Judge Richie Reyes. Eh. Palagi ko itong nakikita. Yun, isang sikreto doon sa ano. Kaya magandang katawan mo. Ay dahil nagja-jogging si Judge Richie Reyes every afternoon eh. Doon sa My Lady Park Hotel. Oo, at pinakamagandang ano, baba. Sir, kung magja-jogging ka, mag-iisip ka ngayon na, oy, gusto mong maging healthy, is yung nandiyan sa ano, seaside na ngayon. Diba? Yung ginagawa ni, syempre, sa ano yan, effort yan ng ating mayor na si Mayor Martin Petilla. Diba? Look at ano, yung sa seaside ngayon, maganda, diba? Oo. Andun gabi kanina, 5 a.m., naligo kami ng dagat. Uy, kala ko ba hindi ka naliligo ng dagat? Oy, tingnan mo yung kulay ko, parang syokoy, diba? Kasi paano yung mababasa yung hijab mo? Ay, meron pang hijab na pang ano, pangligo. Ganun ba yun? In fairness ha, ang daming tao, 5 a.m. pa lang, ang daming nagja-jogging doon, tapos ang daming naliligo sa ano, sa dagat. Sabi ko, ay, grabe talaga, no? Iniisip ko parang, ano, parang, ang tawag doon, parang kokonti lang, or wala talagang bagat, kung meron man, iilan-ilan. Pero, I was marami wrong. Marami na, ha? Oh, kasi nag-i-enjoy sila doon sa seaside, 'di ba? Yung ano. Tapos may nakita ko sir, ano yung doon sa may unahan na may yung ginagawa ngayon, anong tawag doon? Yung embankment? No, may maganda doon na ginagawa na project. Ano, lighthouse ba 'yon? Lighthouse? Ah, oo, may lighthouse at saka viewing deck din. Oo. Ay nako sir, malapit nang matapos kaya abangan nila 'yon, 'di ba? Magiging tourist destination na naman, attraction na naman 'yun dito sa Paloo. You see? 'Di ba? Kung waray man an magpapadayon, ada kayong mauuto dito. Tutub-tublat nila, makakatiwangwang light. Oo, 'di ba? 'Di ba? Salit kinahanglan an magpapadayon, good kayo para mas mahurusay, 'di ba? Mahirap naman kung ano eh, you will be taking the opportunity lang para iba yung nagluto at iba yung kakain. Ah, dire sir, bagabagala ituhin. Ito nga ni nga, sabi ng amo niya, inday, ito yung chok. E, ano, patayin mo yung mga ipis ha. Binigyan siya ng chok. Tapos sabi niya, ano gagawin ko dito sa chok? Diba? Pagbalik niya in a few minutes, yung amo, sabi niya, ano na, ano mo na? Na patayin mo na yung mga ipis? Sabi niya, opo ate. Pag siya, saan na siya? Ewan ko, wala pa naman ako nung ano, lumalapit ako. Bakit? Anong ginawa mo? Yun o, sinulat ko sa pader, mga ipis, mamamatay na kayo. Si, sabi pa nga niya, no? Si, hindi alam gamitin. Si Counselor Jerry Uy. Sabi niya, ayos, good AM and more power. Counselor Jerry Uy, eh, sa Tacloban kasi, ano na ito, third term na ni Councilor Jerry Uy. Eh. So, wala kasi doon ang magpapadayon niya. Medyo, ano na. Kung sana nandito pa, no? Mayroon sana magpapadayon doon. Pero kaya nang dito sa Palo, oh, may nagpapadayon. Si Chiki Uy. Sa kapatid naman ni Attorney Jerry Uy, si Councilor Wilson.
Meron siyang magpapadayon. So, amo ito, sir, ano, na kailangan maram kay tim bubuhaton. Oo, di sing gihapon adto na kon. Kidi man maram kon pag ano ni Anchok. Di it iya man la knowledge about adto na chok is pansurat man la. Di niya maram nga high touch na yan. Na. Oh, high touch ba? Sandali, Miss Gemma. Babalikan ko lang si Attorney Jerry Uy. Yung ano ha, meron kang ano, meron kang t-shirt, meron kang beret, meron kang neckerchief sa Eagle Scouts Organization of the Philippines. Nakanda na yung para sa iyo. Kaya ihanda mo na rin. Para alams na. Oh, ihanda mo na rin ha. Itong si Councilor Jerry Oy kasi ay lapitan mo lang ito, wala itong problema. Ayan, ano. Ang tawag ko? Palaging oo. Oo, hindi man siya katulad sa iba, di ba? Na madaling malapitan, pero mahirap matagpuan. Hindi diba? Naman. Siya, madaling lapitan, madaling pang matagpuan. Diba? Tayo naman kasi, iiba naman. Hindi yung kagaya ng iba na kagihot-gihot, lalapit. Hindi. Ito, anong diba? Kagihot-gihot? Nag-loading ako. Bisa nung oras la ba? Bagat, hihingi ka ng tulong doon. Siyempre, mainis. Ano tawag ito? Ano, Hira? Team, maaroon. Eh, kami naman, pag by the time lalapit tayo doon kay Councilor Jerry Uy, eh, sigurado tayo na kailangan-kailangan yun. Oo, yung pinaka, parang pinaka last option. At saka hindi naman para sa atin yun, para sa ibang tao. Pinaka last option mo na talaga. Para sa mga mamamayan. Di ba? Yes, and batingin ko lang, sir, late si partner Gleta Kelbio ng Giwan Eastern Samar. Sabi nito, happy to see you both, Parcham and Sir Chito. Miss you na. O, diba? Na-miss na. Pagpakita na agad. Saan yun? Hindi na nauli. Adila yun, pero may Giwan. Visit yan, negosyo. O, hindi ko nandang nakikita yung mga taga M Global. Oo. Oo. Kailan tayo? Hindi mo nakikita kasi hindi ka na pumupunta ng opisina. Kailan tayo punta ulit? Kayo pumupunta palagi, ano? Pag may time. Pag may, syempre, schedule. Iba nang kinabibisihan din ni Miss Jam dito. Eh. Uy, isa ko pang kapatid nanonood ngayon. Si Sister Maria Lourdes Morante. Good morning, Sister Lourdes. Siya ang madre. Uuwi siya ngayong May 8. Kailan yon? So, that will be... anong May 8 ba? May 3 pa lang ngayon, ano? So, next week. Wednesday. Next week, Wednesday. Uuwi siya. You know? I hope you're baka doing dito good. Si, ano, Sister Buboto. Sa ano? Sa alang-alang siya bumoboto. Mm-hmm. Pero anyway... meron naman siyang mga kandidato na. Oo, meron na. Nakalista na. Mm-hmm. Uy, kumusta nga pala dyan sa Langalang? Si Lobel. You. Hope you're doing good. No? Si Lovely You. Siyang tatakbong mayor dyan sa Alang-Alang. Si Riza Montano Garyando, mo pa yung agahay mo. Saan pa si Riza ngayon? Hong Kong. Ah, Hong Kong. Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Oh, na kay Mickey Mouse at kay Minnie Mouse. Sa Disneyland. Oh, kasi meron na marami ang Disneyland din. Eh. Oh, meron sa Japan, sa ano? May sa Hong Kong, meron sa Japan. May China. Ayun. Tapos ang original ay nandun sa Florida. Mhm. Yung Disneyland talaga. Oh, malay mo, one day may Disneyland na din sa Pilipinas. Dito marami. Meron tayo dito, Happy Land. Happy Land, oo, ng mga basura. Oh, alam nyo, yung pagdating naman sa basura, ay dapat, ay ano ha, maayos na yung pag tatapon natin. Pasalamat lang tayo, nakagawa din sila ng recovery facility. Yun sa katabi. Oo nga. Hindi na kami nagsasakripisyo sa... Hindi na nangangamoy. Sobrang sangsang ng amoy. Mm-hmm. Yung doon nga sa mask, ano? Sako nga lang siya, pero mayroong segregation. And malinis naman yung basura namin. Sabi na ng mga garbage collector, ito yung totoong basura. Diba? Hindi marumi. Naka-separate, diba? Naka-segregate. Naka-segregate na.
Sako nga lang yung nilalagyan. Oo. Kasi naman, sir, ultimo nga ni Sako, nawawara, di ba? Kasi pag-kolekta nila, di ba? Yan ang problema minsan. Yan ang problema minsan. Pati yung Sako, dinadala ng ating mga garbage collector. Eh. Oo. Baka kasi nila, naman, para din na sila mag-transfer ba? Ngadto, so eh, bakit dinadala yung Sako? Kasi nga naman, yung Sako, parang talagang basura din. Pero yung in fairness, yung sa amin basura, iniiwan, di ba? Kasi bago. Pero nawawala yung mga nanawagan ako sa nakapulot ng Sako. Joke lang. O kasi nakita ko. Wala yung ibang Sako namin. Dati tatlo. Ngayon, isa na lang. Anong kaya nga, di ba? Baka may paana. May kusang umaalis. O, nakita ko days ago, tatlo. Tapos naging dalawa. O, kahapon nakita ko, isa na lang. Hindi, naging dalawa muna. Tapos dalawa, isa na lang. Isa na lang. Sunod yan. Sunod yan, wala na. anong segregation nun? Nabubulok? Mm-mm. Hindi nabubulok? Recycled. Oo. Anong pangatlo? Oh, pero kung kuan na talaga, ito nga, grabe na talaga at kuan, bulok, nabubulok, tas di rin manggudgayan ka, sobra ka bulok. Hindi marunong mag-segregate. Yun ang sobra ka bulok. Sobra ka bulok. O, kaya nga doon sa mga bahay-bahay natin, ay dapat ay marunong tayo mag-segregate para naman ay maibsan naman yung trabaho ng ating pong mga basurero. Hindi na kailangan pang i-segregate yung mga nabubulok, di nabubulok, no? At saka yung mga recyclable. Tapos, ang problema nga din, pagdating naman doon sa dump site, ay hinahalo-halo lahat. Oo, kahit na nakasegregate na, pagdating doon sa ano, hinahalo-halo lahat. Mm-mm. Dapat meron ding for example, itong araw na to ang iko-collecta nila is puro ma-recycled, parang ganon. Tapos itong araw, or di kaya tatlong truck sila, di ba? Kaysa paghalo-haloin nila, at least mas madali sa kanila yun. Tsaka di ba doon sa yung tinatawag mong Happy Land, may kumukuha din doon ng mga scrap, di ba? So mas mabilis sa kanilang pero alam mo, Miss Jam, meron ding may na-observahan ako doon. Ang priority nila yung mga plastic na kasi pwede lang ibenta sila mismo nagbebenta. Oh, pero may tanong ako, bakit hindi kinukolekta yung mga boteng basag? Actually, mas maigi nga yun kung basag na kasi nabebenta yun kasi tinutunaw yun. Bakit hindi nila kinukuha? Kasi tinutunaw ulit yun tapos ginagawang bote ulit. Nagagalit pa sila kapag meron kang binibigay sa kanila na basag na yung mga bote. Bakit? Kasalanan mo ba? Kung for example, ito na mga baso, na-aksidente, di ba, na nahulog. Tapos na siyempre, nababasag man yan, di ba? So, pag naipon mo yan, tapos nagagalit sila kapag binibigay mo sa kanila kasi hindi daw sila tumatanggap, anyari te? Good morning nga pala kay Attorney Imelda Narteya. Magandang umaga, Ma'am Melds. Tapos sabihin, ikakain man ininamon na siya, bahala na ka mo ito, di ba? Alam mo, very interesting nga. Dapat yung yung may mga basag na mga bote. You know, nang nandun ako sa Berlin, nasa Germany ako noon, every morning, may naririnig akong maingay yung... Kasi may mga segregation na sila doon, yung mga recovery facility. Talagang binabasag nila doon. Kasi doon sa Germany, ang tubig nila doon ay naka-bottled na yun. Okay. Binibili sa mga convenience store. Ngayon, every morning, batasan nila yan, no? Ugali nila yan, na pag labas nila ng bahay, papunta na sa trabaho, dala na nila yung mga basura nila. Segregated na. So, yung iba, ilalagay doon sa mga bote lang. Yung iba naman dito sa mga recyclable, at saka yung mga Mas high-tech na ngayon, sir. Meron silang machine na para sa para sa mga plastics. Nilalagay nila doon. Every morning, talagang ang maririnig mo, basag. Nababasag kasi walang laman. So, ibig sabihin, everyday, kinokollect talaga yun. Yes. Kasi paano sa kung tahimik yung pagbagsak mo ng bote ay parang wala lang, wala kang narinig. Ibig sabihin, puno yun. Yung paano sa atin, di ba? Pero dito, may mga schedule lang siguro. Like for example, dito sa amin, every Friday. Tapos kung dito naman sa may bandang area ng dyan sa mga stall is every Wednesday. So, in different areas, merong Ini-schedule lang yun, Ms. Jam. Kasi
hindi rin makaya sa everyday activity yon. You know? Oo, pero okay, ayos lang naman yon, di ba, yung ineschedule. Yung pinakaano ko is, bakit ayaw nilang i-collecta yung, ano, yung mga basag na bot, mga basag na, ano, na, yung mga basag, di ba? Yung kuri man sa maninglako bote la, di ba? Mayroon isang baso, mga ganon, di ba? Si Jing Del Pilar, Gingging, ito ay pinsan ko, Gingging Del Pilar, siya ay nanonood. And then, si ano, si Guy De Vera, maupahing aga. And then, sabi pa nga dito, may message si Attorney Imelda Nartea, Ma'am Melds. Sabi niya, Chito, I was about to greet you, good morning. Nauna ka lang. I'm happy seeing you again. No? Sige lang, one of these days, Attorney Imelda Nartea, gawin kitang guest dito sa program. No? Maybe, siguro ko, before the election, ano? Pwede, available ka ba? PM mo ako kung available ka para mag-usap tayo. And then, be one of our guests dito sa ating palatuntunan na aksyon niya na opinion o solusyon. She used to be our provincial attorney, no? And nag-retire na siya. Mm-hmm. So, ngayon, pag mai-guest natin siya, ay pwede niyang sabihin kahit ano. Walang pipigil sa kanya. No? I-reply mo ako, Ma'am Imelda, no? Attorney Imelda Nartea. Kung pwede ka ba before the elections, ay pag-usapan natin, no? Ang mga alituntunin, ang mga guidelines, no? Tsaka kung anong pwede tsaka hindi. Anyway, good morning kay Dr. Leo Sebastian ng CCAPS. Magandang umaga, Doc Leo. I hope you're doing fine. Nasa Manila siya. Ang dami nating mga nanonood, eh, hindi lang itong ating mga local listeners, ating televiewers, kundi ganoon din nasa ibang bansa, yung iba naman nasa Manila, mga high-ranking government officials nanonood at nakikinig sa atin. Kami naman po ay nagpapasalamat at kayo ay nandiyan. Malakas kasi ang connectivity, ano? Miss Jam. Kaya si Miss Jam, ito ay ako naman na sisiyahan. Ako ay nagagalak dahil itong kalikutan ni Miss Jam, eh. Kinakalikot palagi yung kanyang cellphone para mag-connect doon sa lahat ng mga kaibigan. Oo, yun, di ba yun yung task ko, eh. Oo, trabaho mo yun, eh. Trabaho. At saka yung isa pa nating kasama sa organisasyon, si Eagle Scout Evan Tao, isang nurse ito, nasa abroad ngayon. Good evening, bro, Eagle Scout Evan Tao, okay? So, sa lahat ng mga nanonood, thank you very much sa inyong support. No? At kami po ay talagang nagpapasalamat at kayo'y nandiyan palagi, nagsusubaybay. You are following and then you are sharing. And then, syempre, nagkukontribute din kayo ng mga idea. No? Kung ano man siguro ko ang pwede natin mapag-usapan, ay palagi kayong nandiyan. Diba? Lalo-lalo pag nabibigyan ng impormasyon sa Ms. Jam, give her just one word at pwede nang pag-usapan niya ng isang oras. Oh, ganyan ako kakuan. Tukatib. Ganun din si Sir Roy. Eh, no? Galing din ni Sir Roy. Sa isang oras. Siyempre, di ba? Sa isang oras ng programa niya, na straight talk, balik-balik ta rin mo naman, ipiko-piko mo ang straight na daan. Hindi kayo mauubusan ng pag-uusapan. No? That's skills. Oh, di ba? Di ba? Ganun si Sir Roy. Matuwid na daan yan. Matuwid. Ocho-ocho. Masa yan ang ocho-ocho yan. Eh, no? Ocho-ocho. Uy, isa ko pang kaklase. Ito naman ay principal ng eskwelahan. Si Sir Nestor Ripalda diyan sa Babatngon. Ano pa pala yung ano yung eskwelahan niya, basta nasa Babatngon 'yun, eh. Pagsulugon. good morning kay siyempre Mayor Marife Galapon diyan sa Babatngon. Yung sabi niya, hindi nga ako makapag-comment pero nanonood ako paminsan-minsan pag may time kasi alam mo naman busy tayo sa kampanya. So si Mayor Sumasagret lang. Mayor Marife Rondina Galapon.
Galapon Rondina. Ano ba talaga nauna? Oh, basta either which amo na tiya. Kasi minsan din niya ginagamit Rondina eh, no? Ginagamit niya Galapon. Anyway, Mayor ano na lang, Mayor Marife. Pagkasigurado. Oh, pagkasigurado. Mm-hmm. Well, anyway, sir, ano? Saka si Vice Mayor Lognasin. Dan sa babat ngon, galing nyo, ha? Ayos. Oh, ano pa yung ano, idadagdag mo, Ms. Jam? Oh, hindi kasi, di ba, pasalamat tayo na yung election natin ngayon 2019, especially dito sa atin sa Leyte, di ba? Wala tayong masyadong naririnig or na na-experience na mga as in mga brutal na mga kung like for example sa ibang bayan, 'di ba? May mga killings doon na nangyayari. Mm-hmm. So amo ito dapat naton gihapon pasalamatan na. Oo, kasi dito, alam mo naman ang ating gobernador ay talagang peaceful yung kanyang pag-iisip. Mm-hmm. Diba? Nakakalain mo naman sobrang bait ni Gob. Pupuntahan ng mga infested areas, no? Tapos nagkakatuwa pa, kinakamayan, binibigyan ng pagkakataon na makapag hanap buhay ang atin na mga anong tawag to? Na ligaw sa landas, no, ng panahon. Pero ngayon, bumabalik na sila. May ito, example itong governor nga down to earth. Oo. Diba? Yan si Governor. Mapifeel mo ito. Kaya Ms. Jam, walang lumalaban na iba. Walang kumakandidatong iba pagka-governor kasi wala naman siya yung panalo dyan. Walang may naglalakas ng loob. Oo. Walang nangangas. Oo. Kaya alam nila yung track record na maganda eh, diba? Tapos pagka bumangga ka dyan, ay, ano bang papanlaban ko dito? So, magpapa-ano nala ako, diba? Bagat ay ilan ay pagpasipara. Magat suga dito, na ilan ay pagpinapasipara nga na pagkuhan. Hindi, pag gano'n din, ang vice governor, diba? Wala ding nangangahas na lumaban. Dito sa board members natin, si board member Gina at saka si board member Bob, last term na nila ito, ano? Oo, kung sila ay manalo. Si Sir Roy, maghahanda-handa na rin para sa 3 years after. 3 years after. Di ba? Tumatawa lang yan si Sir Roy. Pero mayroon siyang naiisip na ibang tatakbo dyan. Alam na. pero wag lang. Hindi natin masabi, 'di ba? Oo, bilog daw ko ng bola. Si Joy Pedrosa, babe, magandang umaga sa iyo. And hope you're doing good. Ngayon, hindi ka kaya dito sa Palo. May talagang nangangahas eh. Pero wag na lang natin bigyan pansin 'yan kasi alam mo minsan ay pag ikaw ay babangga sa mga ganitong pagkakataon na alam mo naman na wala na talagang pag-asa pero gusto mo lang sirain, wala ka naman ibang sinasabing platforma kundi sinisira mo lang, ay yan ang sinasabi mo, ano? Hindi ano? Jerry Ayus. hindi kagaran. Pag ginagari. ibig sabihin din na wala na silang maisip kundi ang paninira lang ng kandidato. Eh bakit magpastar ka kaya lang ano? Iparinig mo nga sa amin yung mga platforma para naman ano, malaman natin ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Oh, di ba? Habang wala. Sabi, porma nga wala eh, platforma pa. Habang walang sinasabing platforma ay hindi natin masiguro kung masyabay may programa. Di ba? Kasi ang kailangan natin... Bakit hindi ba naglalatag ng platforma yon? Wala. Puro lang paninira yata. Mm. No. Kaya nga sabi nga ng isang pamangkin, ng isang tumatakbo mayor, sabi nga niya, kung hindi niyo iboboto yung uncle ko, kasi definitely wag kayo doon sa isa, ay si Ann Petilla na lang ang iboto niyong alkalde. Di ba? How could I imagine that? May ito, ayos. Yan ang ayos. Di ba? Anyway, I hope you're doing fine down there. Kailangan natin na maging more progressive municipality of Palo. Diyan din sa Tanawan, ano? Kailangan din ng mas progresibong Tanawan lately. Kaya, ay, wala na. Mayor Piltikson, ay walang. Walang sinabi. Ang congratulations nga pala, no? Sa kapapanalo nila diyan sa Aliwan. Aliwan. Champion ang Tanawan.
Pero pumangalawa din ang ating mga kaibigan naman ng galing ng Burawen. Mm-hmm. Sa Tanawan. Itbot nga, ano mat, di ba, Tanawan, tas Burawen, itbot nga. Dagami? Oo, Dagami. Nasa mm-hmm. champion ang Tanawan, second ang Burawen, it Dagami daw kuno, pragkita lanay. Paragpakpak. Oo, yan o. Anyway, dyan sa pamumuno na Mayor Peltekson. Isang Eagle Scout ito. No? Kaya nga nung... isang magaling na leader. Yes. Kaya nga nung kay Yolanda, siya ay nagpasalamat. Kaya nga yung kwento niya sa atin. Dahil siya ay isang Eagle Scout. Marami siyang natutunan on emergency service. Kaya nung mag-Yolanda, ay alam niya ang kanyang ginawa. At gagawin. At gagawin. Para... ma-save niya yung ibang mga taga-Tanawan. Maliban, of course, doon sa hindi talaga makontrol, di ba, ng mga sitwasyon. Yes, at saka ang galing ni Mayor Peltekson kasi, you know what, sir, ito nga iya mga ang mga nagbulig na tutkuan, contest, ano. Sabi niya, nakita ko sa video na sabi niya, you have to think that you are a champion. Diba? So, magkukumpit ka pala before ka pa pumunta sa competition, you have to think that you are a champion. Yeah, isipin mo na. Kasi alam mo, sir, yun yung pinakamahirap baguhin sa tao, yung mindsetting. Oo. Mm. Kaya din marami sa atin na hindi natin maiwasan na marami, we're always complaining, ano, na we don't have this, diba? Wala tayong ganito, wala tayong ganyan. It's because of mindsetting gihapon ito, Hiya. Hindi tayo marunong tawag doon, maging grateful sa mga bagay na nasa harap natin, nasa harap natin or kung anong meron tayo. Kung ano man mga pangyayari, ay pasalamat natin kasi yan ang naka-schedule sa iyo today. Mm-hmm. Bukas, who knows, iba naman. Diba? Kaya itong lecture on mindsetting, kung kayo ay mayroong mga counseling on mindsetting, ito si Miss Jam ang kunin yung advisor ninyo. Nga doon itong mental hospital. Kasi tingnan mo naman ang mindsetting niya. No? Kahit mayaman na siya. Charot. Ay, mayaman ko ang no. Ang mindsetting pa niya ay ang makatulong sa ibang tao. Kaya hindi ko na ito hihiwalayan si Miss Jam eh. Ano na, palagi na akong lalapit sa kanya para pag wala ako, mayroon siya. Magdilang anghel ka sana, sir. Diba? Oo. Si Liklik Diaz nanonood ngayon. Araceli B. Diaz. It's nice to see your name here. And kanina ko pa yun yung scroll eh. Anyway, maya. So, amo ito niya, no? Especially ito ato niya na mga nadalagan pagka kung ano man itiyugin na mga posisyon nga ginadalagan, didadalaganan, tama ba? Nangunguhit ako pag sa waray. Oo, ano kasi ba? Magaling ka na magwaray ngayon. Oh, siya, of course, di ba? Maiha na kayak nga din halay, di. Kakaraglat yung pag-inukoy nga din kung di ka mahibabaro. Tsaka hindi, mahirap mag-adjust minsan. Ako, eh, pinagtatrabaho nga ako doon sa Germany noon eh. Kaya lang, mag-aaral ako ng Aliman 6 months time. Sabi ko, wala akong patience siguro doon. Mm-hmm. Okay lang siguro kung dialect, pero language yun eh. Iba yun eh. Pero yung sa'yo, galing Mindanao, iba yung usapan doon. Ang salita doon. Tapos, in general, nagtatagalog ka rin. Pero pagdating dito sa Leyte, ang galing mo nang mag-waray. Anwaray. Parang kuhan ka na ngayon, Anwaray. Anwaray. Oo. Kumusta nga pala si Congressman Bem Noel ng Anwaray? At saka si Honorable Senator Ebardone and then si Dr. Nonoy Zuniga. Si Dr. Nonoy Zuniga, kaibigan natin, siya yung isa sa mga nominees ano, ng Anwaray party list. O, mm-hmm. Mapay nga aga. Iyo. Okay. Sa Amayton, may nagtanong, paano ka natutong magwaray? One word at a time, di ba? So, di rin naman kirigsigun nga, gusto mong matuto, tapos agad-agad i-absorb mo yun lahat kasi mahirapan ka, di ba? So, parang kumakain ka lang ba? So, you have to chew it, di ba? Parang namnamin mo muna. Oo, so, marami mo nang kinain. Ano ba trasahinin? So, parang dami, ganun. Ang dami mo nang kinain. Hindi kasi sabi ko noon, kailangan ko matuto, di ba? Magkuan, magwaray. Amayton hiya nga. Talagang inaral ko siya, pati yung tono, di ba, yung sugaliton, kay pag magwaray ka, tapos may to, iba pa rin yung tono, parang hindi pa rin siya, di ba, diri ayos. So, yun, di ba, so,
Pasalamat tayo kung aton mga liderato, may ito nga mga leader natin, ano, may dali, pag itira liderato, maupay ba't era mindset ba? Maupay itira pagdara nga dit mga tao? It's because dako itong porsyento nga makabulig talaga dilat community. Mm. Kaya, Miss Jam, kailangan lang natin isipin edukasyon, turismo, trabaho. Health, of course, pinaka-importante. Yung panlawas natin at ano pa yung isa? Business investment. Yes, oo, business yung pinakamaganda. So, kung yan ay mayroon tayo sa Palo, eh, mas magiging maunlad pa ang Palo. Sabi nga ng isang businessman, never rely on a single income. Yes. Diba? So, kung kaya mo naman mag-multitasking, diba? Kaya sometimes kasi kita ito naghahatag ihapon in reason, ano, masarang kita na, okay, busy man good ako. But to think na may daka time manood ng TV, may daka time mag-scroll down iti mo social media account, diba? So, you're not really busy. So, may daka talaga, kumbaga, time nga mailalaan ito. So, do it for, among yung sinisirin ni Ma'am Ann, di ba, nga, mag-ano ka ng for business investment. So, it doesn't mean na pag sumarin kita nga business investment is dako da yun, nga capitality mo kinahanglan. Mm-hmm. You can start in a minimal amount, di ba? No. So, kung sakali, ano, ha, medyo, kasi nangangailangan din ng trabaho, yung ating FPOSI, no? Ay, tapos yung UPS, kung kayo ay mag-a-apply, pwede kayong yung application letter ninyo ibigay nyo kay Kuya Roy o Moraleta kasi siya na lang mag-forward. O kung hindi kay Miss Jam o kaya sa akin, kay Engineer Gilbert Militante at doon din kay Sir Aldin Sorpia, no? Doon ibigay. Pwede rin kay na Sir Torbibar, kay Kuya Hector. Go, di ba? Oh. Pero okay, anyway, damo yan ay kung kayo mayroon ng trabaho, ready na application letter dyan, dalhin nyo dito kasi ang susunod sa amin ay si Kuya Roy Moraleta. Siya ang magdadala, bibit-bitin niya doon sa ano, kung saan. Mas yun, sorry, intagan mo pa akong additional nga trabaho. sabi pa dito ni Minerva Caberio, morning ayus, so thanks. Diba? ganun lang naman talaga, eh, no? Bigyan natin ng hindi nila mamalayan, binigyan ko pala ng assignment. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket yan. Diba? Diba? Pero ang ano ko lang, Miss Jam, tayo nagpapasalamat at papadami ng papadami ng ating mga viewers everyday. No? Kasi naibabalita na nila na mayroon pa tayong programa na ganito. Hindi lang yung tinitirang mga kung sino-sinong ahensya ng gobyerno. But this is a developmental program na saan din makakabigay din tayo ng ideya at kung paano maibsan ang kahirapan, paano tayo makakatulong sa kanilang hanap buhay at kinabukasan. Mm-hmm. Mm-hmm. And then ako naman nagpapasalamat palagi mga kaibigan na si Miss Jam ay palagi nandito. Minsan kasi nawawan lang din tayo ng pasyensya. But then, with Miss Jam here, sabi niya, Sir, cool. kaya, ang fine tuner natin dito ay si, ano, si Miss Jam palagi. Oh, just look at the good side. Ganun lang yun, diba? Kay, sa buhay, mayroon talagang negative na mangyayari sa atin. And then, piliin mo pa rin yung maging positive ka. Oh, no matter what. Kahit durug na durug ka na, hugot! Ganon, di ba? So, piliin mo pa rin maging masaya because no one can give you nga itong nga happiness kundi ikaw lang mag-create nun, di ba? So, waray bisanhin o, di ba? Itong kung meron man, sabi na yung pera makakapagpasaya sa'yo just for a little while. Pero, pag ma-realize mo kung ano talaga yung kumbaga, masarin ka, ano ba talaga, paano ako maging happy? Ikaw talaga ito. One decision away, di ba? So, despite of the problems, troubles, nga ginagian ato ni taton life, we must go on. Di ba? Oh. So, pwede na ako magtula. Hey, good diba? Morning, Sir Jerry. Kapag sabi niya, ayos. Oh, di ba? Oh, since, awarin na kita time, sir. Oh, di ba?
Anyway, this has been the program. Action Nga Na, Opinion and Solution right here at IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. At ito naman po si Jam Moron. And thank you, itadi haton na technical side, adi hi Aldrin Taon. And of course, ato yun na ha, transmitter side, si Sir Lando Noblejas. And of course, to our station manager, Engineer Gilbert Militante. Maraming maraming salamat po. At sa lahat ng nagsusubaybay sa atin at IBC 6 and of course, nakikinig sa atin at 87.7 FM Idol Radio. Pati na din po yung mga nagsusubaybay sa atin sa ating Facebook Live. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Happy weekend po! See you again Monday. Ayos! This has been the program you love to share. Aksyon Nga Na, Opinyon ug Solusyon with the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon Nga Na, Opinyon ug Solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos, Aksyon Nga Na, Opinyon ug Solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at iBiz 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon Nga Na, Opinyon ug Solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam. An IBC channel.